Sa ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagalong mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal, at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan, at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong gawin. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupaing sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy nahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon,
Ikaw'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo't tatanggihan ang kanilang daing. Panginoon'y mahahayag kapag siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat ng lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginoon'y mahahayag kapag siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon, O Poon, ikaw'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginoon'y mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mayong mga sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan, paggunita sa mga anghel na tagatanod o mga guardian angels. Sila ang mga nilalang na kasakasama natin
simula nung tayo'y binyagan. Pag ako'y nagbibinyag, lagi ko sinasabi na tinatanggap natin ang buhay ng Diyos, tayo'y ginagawang mga anak ng Diyos. At kung ang mga anak nga ng mga mahalagang tao, anak ng mayor, anak ng presidente, anak ng congressman, nakakatanggap ng bantay o bodyguard, lalo tigit ang anak ng Diyos. At naniniwala tayo mga Katoliko sa ating pananampalataya, sinasabi natin, naniniwala tayo sa Diyos Ama na lumikha ng mga nakikita at hindi nakikita. At ang mga anghel bilang mga espiritual na nilalang, bagamat hindi nakikita, ay bahagi ng nilikha ng Diyos. At dahil nga tinanggap natin ang buhay ng Diyos nung tayo binyagan, sila ay naging handog ng Diyos sa atin. Nung bata tayo, ay matibay ang ating pananampalataya sa kanila. Nung bata tayo, madalas natin silang tinatawag. Ngunit aminin natin habang tayo tumatanda, habang tayo ay natututo ng maging gawin ang mga bagay-bagay sa sarili natin, doon natin nakakaligtaan ang mga anghel na tagatanod. Para bagang nakakalungkot mang isipin na parang si Santa Claus na yung mga anghel sa atin. Nung bata tayo, naniniwala tayong may Santa Claus. Habang tumatanda, nakakalimutan na. Pero ang mga anghel, hindi katulad ni Santa Claus. Siguro nga si Santa Claus, o hindi siguro, totoo nga si Santa Claus, habang tumatanda tayo, nadidiscover natin, hindi totoo. Pero sana ang mga anghel na tagatanod, mapagtanto natin na sila'y totoo hanggang sa tumanda tayo. Nandiyan sila lagi, handang tulungan tayo, ngunit katulad din ng Diyos, sila'y gumagalang sa ating kalayaan. Siguro nga mapapatanong tayo, totoo nga ba talaga ang mga anghel de la guardia? Bakit kailangan pa na magkaroon ng mga anghel na magbabantay sa atin? Hindi ba kaya na ng Diyos? Kaya minsan tayong mga Katoliko ay tinutulig sa ang dami nyo namang tagatulong ng Diyos. Nandiyan ang mahal na birhen, nandiyan ang mga santo. Kaya naman ng Diyos lahat yan eh. Bakit kailangan pa ng mga ganyan? Kaya iba sasabihin, dumiretso na lang tayo sa Diyos. Dahil kayang-kaya naman ng Diyos lahat yan. Totoo po yun. Kaya naman talaga ng Diyos. Siya na magbantay. Siya na mga laga. Siya na ang tumulong sa atin. Pero bakit may mga anghel? Bakit may mga santo? Ganoon kabuti ang Diyos. Ibinabahagi niya ang mga bagay-bagay kahit hindi kailangan. Yung paglikha nga sa atin, hindi kailangan ng Diyos. Sakit nga ng ulo pa tayo sa Diyos eh. Pero bakit nilikha tayo ng Diyos? Para ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig at buhay. Bakit nilikha ang mga anghel? Para ibahagi sa kanila ang mapagkalinga na pagmamahal ng Diyos. Para may kasama ang Diyos sa pagmamalasakit sa atin. Maraming nilikha ang Diyos na hindi niya kailangan. Pero bakit niya ito ginawa? Dala rin ang kanyang kabutihan. Dahil nais niyang ibahagi ang kanyang pag-ibig
biyaya at awa. At tayo magpasalamat na ang ating Diyos lubhang mabuti, lubhang bukas puso, na bagamat hindi niya kailangan, ginagawa pa rin niya para sa atin. Kaya sa araw na ito, sa paggunita natin sa mga anghel, ginugunita din natin ang walang hanggang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Opo, kayang-kaya niyang siya na lang magbantay sa atin. Pero dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang kapangyarihan at kabutihan, nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya tayo para din maging kasangkapan tayo ng kabutihan ng Diyos. Siguro nga totoo, sabi nga ni Jesus, hanggat hindi kayo tumutulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Sapagkat ang may pusong bata, ang tunay na nakakakilala sa kabutihan ng Diyos. Ang pusong bata ay mapagkumbaba, inaamin niya, hindi ko kaya ang lahat. Kailangan ko ang tulong ng Diyos. Kailangan ko ang tulong ng mga anghel. Kailangan ko ang tulong ng aking kapwa. Tumatanda ka na kapag sinasarili mo ang lahat. Tumatanda ka na kapag hindi mo na kinikilala ang pangangailangan mo sa Diyos, sa mga anghel, at sa iyong kapwa. Sana ang kapistahang ito, ibalik ang pagkabata. Hindi yung magmukhang bata ka at mangitim uli ang buhok mo at kuminis uli ang balat mo. Bumalik ang pagkabata sa pamamagitan ng pagkilala natin sa kabutihan ng Diyos at sa pangangailangan natin sa bawat isa. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama natin upang maging karapat-dapat tayo na maging mga anak niya. Ang ating tugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo.
Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kalobang tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagalob mong kaming nasa pagkatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, si San Juan Bautista, ang lahat ng mga anghel at banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayo tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na October 5, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtas at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa po ng ating simbahan at sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Lubos ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Ang mga anghel ay karugtong ng kanyang pagmamalasakit para sa atin. Tanging ang may pusong bata, ang tunay na nakakakilala sa kabutihan ng Diyos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito.
naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre